magluto po tayo ng pakbet Tagalog. Painit po ako ng mantika. Sunod po ay bawang. Pag medyo brown na po, lagyan na po natin yung sibuyas. Yan, lagyan ko na po yung sibuyas. Kasi medyo brown na po yung bawang. Pagluto na po yung bawang sibuyas, lagyan na po natin yung hipon. Hipon tapos karne. Ayan, hipon at karne po mga kamadang pa-share ang aking sahog na pakbet Tagalog. Isa-isa lang po. Pag medyo brown na yung karne at saka luto na po yung hipon, lagyan na po natin yung gulay. Nandito na po yung hipon tsaka karne. Isa na po. Lagyan na po natin yung gulay mga kamadang. Yung kalabasa at saka ang palaya. Pag-isa lang po naman ang kasi. Tapos lagyan po natin ng konting tubig. Tapos takpan po natin. Ipubuksan na po natin. Tapos ilagay na po natin yung sito. Yummy, healthy foods. Tapos, halukalin lang po natin yung mga madang kasir para po maluto yung nasa iba. Stimplan na po natin ng bagoong. Yung po, lagyan natin ng bagoong. Salhaloyin uli. Yan, ang sarap na po ng pakbat ni madang. Bahana. Tawag ko po dito ay pakbet Tagalog kasi ang pakbet po namin na mga Ilocano ay walang kalabasa. Talong, sihintaw, kamatis, ampalaya at okra lang po. Pero ito may kalabasa. Yummy. Sunod na rin po natin yung okra. Para sabay-sabay na pong maluto. Ang bango, grabe. Amoy pa lang. Ulam na. Ayan, buksan na po natin. Baka luto na po ang pakbet Tagalog. Wow, ang sarap. Ito na po. Luto na po mga kamasang pa, sir. Yummy foods. Yummy na nga. Healthy pa. Saan pa kayo? Luto ni Madam Ilocana. Gulay po ulit. Pero may karnet dito naman. Ayan po yung pakbet Tagalog ni Madam Johanna. Yummy. Oh. Grabe. Sarap po niyan. Gulay is life. Tara po. Let's eat. Kain na po tayo mga Madam Moser. Sarap po na ang pakbet Tagalog ni Madam. Bye. Thank you for watching. Love you all. Masarap po ng hipon tsaka gulay. Ay, yan. Thank you.